Kita niya o kahigayunan na mailhan pa nato siya o maayo, no? Mao na siyang radako kaayo nga importante. Uy, nahuman na lang nato bitaw ang ang last month magod sa pro-life month o niya, na ako'y daghan unta ng mga guests apan di gid ako makontak inaot unta nga makontak nato na ako'y guest ng mga pro-lifer ang tuwa sa Manila, no, na ako'y mga guest ng tuwa sa Manila o gusto po na ako nga ato silang ma-interview o ato silang matagaan o chance usab labi na sa ilahang mga baruganan. Hello Xavy, hello. Hello. Ayan. Hello, yes, Xavy. Good afternoon. No, nasa program tayo na Hello Father every Tuesday. Ako kasing nag-a-anchor, Xavy, dito sa probinsya ng South Cotabato. At marinig ka ng buong South Cotabato at sa Sarangani province. Anyway, banggit ko man. Good afternoon, everybody. Ayan. Sige, Xavy. Patuloy mo. Papakilala ka nga. O na. Sige po. Oo. And good afternoon, everyone. Ako po si Xavy Padilla from Buhay Party List 166. Nakarating na ako dyan sa Sarangani, sa South Cotabato. Sobrang sarap ng pagkain dyan. Hindi mo talaga makalimutan, Xavy. Anyway, na-remember ko yung paunang, no, maraming beses na actually nakapunta ka rito. And the last time nagpunta ka dito, na-meet natin ang asawa ni Vice Governor Solon, no? Chongbian Solon, no? Si, yes. Yes, that was tandaan ko pa yon. And meron tayong malaking gathering din dito sa Sarangani Gym. But Xavy, dahil na-miss namin yung February na pro-life month natin, supposedly matagal ka na namin gustong i-guest dito kasama si Coco, ano? Dahil gusto natin mapag-usapan itong culture of death. Marami sa ating mga kababayan dito sa General Santos City na alam naman nila yung culture of death. But siguro, boses ng kabataan na katulad mo, ang gusto naming marinig. Kasi gusto natin yung mga kabataan talaga would stand, no, sa kultura natin sa simbahan na talagang nag-ayaw tayo. Ayaw natin yung death, but gusto natin yung buhay. Ano ba itong culture of death? Ma-explain ba natin ito isa-isa, Xavy, para sa ating mga nanay, mga kaibigan natin na sa bundok, no? Mga tribe people that are also listening with us ngayong hapon. Sige po. Thank you, Tito, for the opportunity para mag-guest dito sa show na Hello Father. Actually, nanonood ako sa Facebook ng Hello Father. Tapos narinig ko yung mga intro mo about Russia, about yung mga nangyayari. And nakakatakot talaga kasi it really attacks yung mga life issues natin, di ba? Nakikita natin how yung war dun is really an attack on, literally an attack on life. Pero dito sa Philippines, hindi miski walang war, walang gera, may attack din on life, on our being pro-life. Nakita natin sa mga interviews na mga presidentiables, pag tinanong, you know, it's for divorce, maraming nagtataas ng kamay. Pag tinanong who is for same-sex union, maraming nagtataas ng kamay. Tinanong kung how many are for decriminalization of abortion, meaning pag pinatay mo yung bata sa womb mo, yes, hindi ka makakasuhan. So marami ding nagtataas ng kamay. And yun siguro yung influence na nakikita natin from the US, from Canada, from Europe. Tapos inaatake yung Filipino family. Yung Filipino family is something that we should be proud of. Yes. Yung faith natin, galing sa mga lolo natin, sa mga parents natin na namana natin, it's really something wonderful and special na dapat we should defend life and defend the Filipino family. Ayan. Kasi alam namin, Xavy, no, even kami, no, although may pastoral letter naman yung simbahan na talagang nag-a-admonish at at the same time nag-a-empower, no, sa mga lay na talagang pipiliin natin, no, yung with conscience, no, itong mga tumatakbo ngayon yung nasa politika. Pag-usapan tuloy natin yung politika. But anyway, opportunity din ito, Xavy, dahil pro-life tayo, lalo na I think, Xavy, before na makalimutan, no, ikaw yung vice president ngayon sa association ng mga laiko, ng simbahan. Laiko, what's that?
Opo. Sanggunian like ko ng Sanggunian. Yeah. I'm part of the board. Opo. Ah, part of the board. Yes. So, ayun, no? So, talagang ano, no? Very alarming kasi lahat naman makita natin around us, eh talagang puro patay, no? Talagang threat, kumbaga, itong war, eh talagang wala itong para sa atin, no? Dahil pro death ito sila, gusto nilang maubos. Yeah, and even itong situation natin ngayon, but ano ba itong culture of death, di ba? Meron tayong acronym itong death, Xavy. Pwede po ba nating maisa-isa yon, kasi yun ang alam ko sa atin, no? Dahil mga pro-life din tayo kami, kasama sa community, para ating mapag-usapan. But marami sa ating mga listener ngayon, hindi nila ano ba yung death na yon, ano ba yung pinag-usapan, but yung culture of death, ano yon, no? Kasi ang alam nila yung culture of death, yung imo-murder lang, papatayin ka lang, saksakin ka yan, no? So hindi masyadong klaro sa ila kung ano itong culture of death na to. Yes po, yung death po, acronym siya, so lahat ng letter death may ibig sabihin. So yung divorce. Siyempre sa atin, we believe as pro-lifers in the sanctity of marriage. So lahat ng marriages na ginawa sa simbahan under God and witnessed by mga friends and family, importante yun, and we have to defend all marriages. Siyempre dapat may formation, hindi lang pwede mag-run to marriage, but you should be formed and may support ka dapat ng Catholic community. So divorce yung B. Yung E, euthanasia. Kasi sa mga ibang bansa, nakikita natin, pag tumatanda na yung tao, papatay na lang. Choice para mamatay na lang. So parang there's no respect for life. Nakikita natin sa Philippines, di ba? Yung mga matatanda natin, yung kinaka-respectable, sila yung nag-serve talaga. Yes, yes. Oh. So it shouldn't be like that. Opo. Yung A, yung abortion, for how many years tinatry nila na ipasok sa Pilipinas yan, we're one of the only countries that do not have abortion, kasi we believe every life is precious from conception until natural death. Tapos yung T is total reproductive health or population control. So yung mga RH bill, di ba? Yes, oo. A few years ago, talagang lumapan tayo dyan. Tapos nag-iyakan nung pinasa. Totoo. So hopefully, wala nang ganun na mapata. And the last is homosexual union. So yung same-sex marriage. Because it yung marriage natin should be unitive and procreative. So, it should be something special and beautiful under the eyes of God. So, yun po yung death. So, ito yung death, ano? Abortion, total reproductive health, and homosexual union. Ayan, very alarming na rin. Kasi marami na akong narinig nito yung euthanasia sa bayan, sa dito sa lugar natin, sa Pilipinas, no? Marami na akong narinig na isang doctor, Xavy, no, dito sa atin, dito sa Mindanao, na may pasyente siya, pero itong doctor na to, nasa community ng missionary families of Christ. And then, so nung dumating ng mga anak, galing sa Europe, galing sa labas, dahil matanda na yung nanay nila na sa hospital, very critical, eh, mga ilang araw pa hanggang doon na sila, medyo, ano na sila, medyo worried na sila, and then, gusto na nila kinausap na yung doctor, "Doc, pwede mo bang injectionan mo na lang?" Eh, yung doctor naman, pro-life. Sabi niya, "I cannot do that because I'm a Catholic, a practicing Catholic doctor, and isa pa na sa missionary families of Christ ako. So, I cannot do that. Kung ayaw na ninyo yung anak nyo, ako na bahala. No? Okay na kayo, balik na lang kayo sa Europe. Ako na bahala sa nanay nyo." So, talagang yun po yung challenge sa atin, yes, mga pro-lifers, mga Katoliko. Mm-hmm. Talagang stand up for what is right, na huwag patakot. Kasi marami pag tinotroll na or binabash na, natatakot na tayo. Yeah, true. Dapat hindi tayo matakot mabash.
totoo yan, Xavy, kasi lalo na sa panahon na ito, no, na uso ang social media, talagang sisiraan kay babas kanila tutol ka sa mga ano na mga itong mga troll nga na sa social media. But Xavy, itong magandang ano natin dahil nasa ano na tayo, nasa political season na tayo, and gusto nating malaman din taong bayan kung ano yung mga syempre, no, yung mga politiko, sino ba yung mga pro-life, sino ba yon, eh kasi na alam namin, no, na nasa buhay party list ka, and itong buhay party list naman sinusuportahan ng mga kaobispuhan, so ano ba yung maitaguyod pwede nating gawin para maitaguyod yung buhay pa, no, no, in the future, lalo na ay talagang proactive tayo sa pro-life, no? Tito Ray, yung buhay kasi, since beginning pa ng party list system 20 years ago, nasa Congress, tapos tayo lang yung talagang nagsasalita about pro-life issues, nagde-defend ng life. Noong RH bill, and yes, tayo nag-block ng mga divorce bill, mga same-sex marriage bill. So, consistent pro-family, pro-God, pro-life, and hindi natatakot. So sana, I'm hoping for the support of everybody na sabihin nyo sa mga mag-anak nyo, mga kapamilya nyo, kapatid, kapuso, lahat, yes, na upo, hanapin buhay sa Balota 166 and i-shade nyo. Yun po. Kasi kailangan natin ng all-out support. Yes, and Xavy, ang pagkakaalam ko, no, maraming mga kaobispuhan natin o talagang very vocal, no, in of course to their friends, and even sa social media nakita ko yung mga obispo na talagang nagta-thumbs up sila sa buhay, and pinopromote, yes, nila yung buhay party list, kasi itong yes, party list na ito, ito talaga yung klaro, no, ito lang yung parang pro-life and pro-family and pro-God na parang party list na nag talagang who fight ha, talagang nasa dyan sa Congress na hindi natakot. Tama po ba ako, Xavy? Yes, ito tama yan. Yan, hindi kami natatakot, miski matroll kami, mamash kami, basta we're fighting for what is right and what is of the church. Kami yung kakampi ninyo, kami lang yata yung pro-life, pro-God, and pro-family dyan. Yeah, so dito sa Mindanao, Xavy, hindi pa masyado yung buhay. Mga ilang tao lang, ilang community lang yata, no? Lalo na yung missionary families of Christ ay talagang nagbubuhay kami. Pero paano kaya natin matulungan ang buhay dito sa Jensen in particular? At gusto nating marami namang magbo-volunteer siguro dito, Xavy. And yun, no? Anyway, mahanapan natin yung paraan na yan. Siguro mag-usap tayo off-air na lang for that, para mapag-usapan, yes, natin, no, regarding, yes, sa tulong natin sa buhay, kasi kami din naman sa simbahan dito, and I'm sure ang bishop natin talagang maninindigan din, no, na yun ang talagang ini-encourage naman niya, na nabasa na rin natin yung pastoral letter ni Bishop Ambo regarding niya itong election, at narinig ko yung open forum na yun, hindi na nga lang ako nakasama doon, so tatanungin ko din sana siya regarding dito, but sabi niya, well, he's also very happy, no, na kung may mga talagang community na tumatayo or talagang nagde-declare sa kung ano yung susuportahan nila, so I guess hopefully, no, tatayo din yung community natin na talagang may de-declare tayo na itong buhay ay susuportahan, dahil ito yung ano ng simbahan. Tama po ba? So, yes, tama yan, Tito. Salamat po. Yan. Okay, Xavy, ano ba yung last na panawagan mo, lalo na sa mga kapatid natin dito? Alam ko, busy ka. And sa susunod na naman, baka matanong ko na rin din si Kukoy, not now. But gusto nating, kung araw-arawin ko kayong kausapin para ma-i-ano natin, kung ano yung mga maitulong natin, lalo na sa mga
siyempre kabayan natin ano na regarding buhay. So ano yung last na panawagan mo, Xavy? Well, thank you po, Tito Roy, for calling me and for guesting me dito sa Hello Father. Talagang it's a privilege to be able to talk to you and mga listeners ninyo. Last word siguro is to help us get back to Congress kasi kailangan talaga na may pro-life voice dyan kasi marami sa mga tumatakbo ngayon, their agenda is against the Filipino family and kailangan natin ng maraming pro-lifers na tapat sa Diyos and who see the family as an important part of society na nasa gobyerno natin. So we appeal for your support and whatever we can do to help you also, just let us know. So thank you po for inviting me today. Yeah, Xavy, thank you very much. At hindi ito yung last, Xavy. Sorry na alam ko marami pa tayong ako, tatawag pa rin ako sa uli sa inyo at gusto nating ma-endorse ang sisikapin natin, ma-endorse yung buhay dito din sa Mindanao. Kasi wala pang buhay, wala pa kami nakitang buhay mga posters dito. And nakausap ko na si Kukoy regarding that. So thank you very much, Xavy. Thank you very much, ha. And tatawag din kami uli, whatever, kung meron pa tayong ibang time na naman at siguro pag-usapan natin kung ano na naman yung ibabalita natin sa mga tao dito sa Mindanao, mga kapatid natin sa Mindanao. God bless! Yan, thank you, Xavy. So, yan si Xavy, no? Gusto nga ninyo kung makita siya in person, of course, no? Pogi siya, at of course, bata pa siya, no? Pero very, very strong yung panindigan niya, hindi natatakot, hindi matatakot, mabash, matrol, wala, talagang... talagang buhay, no? Buhay talaga ang pinoprotektahan at nagiging concern nila, no? And ito naman ay mga nasa board ng Sangguniang Laiko ng Pilipinas. So yung buong laiko papasalamatan din natin sila dahil sila yung tumatayo na nagiging very strong sa panindigan ng buhay, ha? So yan, ayan, nindot.